All right, now let's go to our next set of questions. This one is from our online viewers and it is for the Liwanag family, Kai Cortez and Kat Galang. There you go. Okay. Paano nyo i-a-adopt yung sibling dynamic nyo as your characters? Pinanood nyo ba yung original K-drama for comparison? Actually, hindi kami masyado nag-focus sa pagtingin kung paano ginawa sa Korea. Kasi, as sila Direk Chad said, gusto nila yung Filipino touch talaga. So, mas nag-base kami, mas nag-focus kami sa chemistry naming apat at sa closeness na pwedeng ma-relay sa screen. Yes, go ahead, ano Kat. Ano po, adapt? Ampun ka? Ampun ako? Paano nga naman i-adopt to? Akala ko may ampun sa atin. Parang wala yun sa synopsis nung karan. Ano ba? Well, naging natural lang talaga. Siguro, first time din namin magka-work-work together. Kaming apat, ni Kim, ni Sir Nico, ni Ate Kai. And pagdating namin nung look test and first day of work, nag-click naman kami agad. Siguro kasi I feel like ang common denominator naming lahat ay very family-oriented, itong mga ito. So, masarap iyapusin yung character ng Liwanag family kasi ganun sila eh. Parang they got each other's back. Yes. At yun din ang isa sa mga abangan nating elements. So what's wrong with Secretary Kim? How they have each other's backs? And of course, yung family, pagka-family-oriented ng Liwanag family and of course, the Castillo family as well. Okay, now let's go to our next question. Kim, this is for you again. Higang malalim tayo dito. This is from Jade Buhoy of One Media Network. Hindi, ito madali lang naman siya. Ano ang kaibahan ng experience mo working in a Filipino adaptation ng K-drama series now compared noong nagsisimula ka pa lang sa industry? Grabe, ang lalim ng hugutin natin ba? O baka malunod ako pag binalikan ko yun. Syempre iba na ngayon dahil mas marami na tayong experience and marami na din tayong natutunan along the way. Since gumawa din ako dati ng Korean adaptation, My Girl. So parang pag tinignan mo siya noon and ngayon, sobrang laki na ng difference dahil nag-mature na tayo in terms of acting, in terms of pag-iisip, and open na rin tayo for change, for very adaptive na actually yung culture natin ngayon. So, it's more easier and then mas vocal na rin sa mga gusto at hindi gusto. And very collaborative na rin yung set namin with the help of our directors, our creatives, writers, and co-actors. So, mas open, mas masaya yun. That really comes with maturity na, no? Opo. Mas brave ka na mag-voice out ng opinions mo. Yeah, and syempre, mas marami ka nang dalang experience and wisdom tulad nga ng sinabi mo. Alright. Thank you so much, Kim. Now, this one is also for Kim. And it comes from Christian Rebano of What's Up PH. Anong mga bagay sa kultura o tradisyon ng Pilipinas ang nais ninyong ipasok sa Filipino adaptation at bakit? I know, I think you already touched on this, pero baka meron kayong specific na gustong ikwento. Direk? Wala siguro akong control sa kung ano yung papasok dito. Ako yung maarte lamang. And also our creatives are here. Yes. Oo, nandito sila. Baka gusto nyo sagutin. Gusto nyo bang tumabi sa amin? Maluwag pa naman to. Without spoiling Direk, anything. Si Direk Chad. Direk Chad, would you like to take this? Yes. Oo. Kasi nga naman, kayo yung nagpasok ng Filipino elements. Yes. Oo. Baka gusto nyo. Kasi Direk excited Chad. Ang lahat. Oo. Lalo na yung mga nakapanood ng Korean original version. Yes! Direk Chad, be with us, everyone. Dito na lang ako sa gilid. Direk, so, dito ka, Direk. Direk, maluwag pa kami. Sorry, ano ulit yung question?
Dinagali ka. Yung mga ipinasok niyo raw po na Filipino elements sa What's Wrong with Secretary Kim? Balik din ako agad. Ako for me, mainly talaga, as a Filipino culture, is the family. Well, meron sa Korean drama itself naman, merong may family aspect rin naman sila. Pero dito sa Pinas, sobrang iba yung appreciation and nilalim natin sa family natin. I think that's what's the most naaangat dito sa Philippine adaptation. Besides that, yun nga, yung cultural nuances, yung character portrayals nila as their characters as Filipinos. And yun nga, yung work dynamics in the office. Kasi iba-iba naman yung culture natin dito sa Pilipinas pagdating sa trabaho. Ayun po. Thank you so much, Direk Chad. Pasensya na sa pag-ambush po namin sa inyo. Thank you so much. But if you'd like to join us, there's a chair here for you, Direk Chad. Welcome na welcome po kayo dito. Dito na raw po kayo. Yes! Wala na pong bawian! Welcome, Direk Chad. Okay. Ngayon naman po ay mapunta tayo sa ating next question. You were part of the cast of The Broken Marriage Vow, another adaptation involving ABS-CBN and Viu. So how is your experience in doing adaptations and what do you enjoy about being part of What's Wrong with Secretary Kim? Magandang hapon po sa inyong lahat. Okay lang kayo dyan? Thank you for coming. Thank you for that question. Yes, Sir Franco. To answer the first question, I enjoy working with Viu and Dreamscape, especially yung The Broken Marriage Vow. It was something that I did not expect to be a part of, and napakaganda ng serye, napakaganda ng pagkasulat, and the cast was stellar. So, isang karangalan para sa akin na maging bahagi ng The Broken Marriage Vow. And now, with What's Wrong with Secretary Kim, sa totoo lang, what makes this show very special for me is that I get to work with stellar artists like Janice, Jake, and Paolo, and Kim, and everybody here. But most especially, yung dynamics namin as the Castillo family. Punong-puno ng puso, and yung chemistry namin from the first day na nag-taping kami, we felt it right away. And makikita nyo yung takbo ng kwento namin. Talagang punong-puno ng puso, and it's just... For me, nasa starstruck ako. Sometimes I catch myself, I'm watching Paolo and Jake and Janice act, and I have realized, oh, kasama pala ako si Xena. Kasi ganun sila kagaling, and again, it's such an honor and a privilege to be a part of this show, and with Viu and Dreamscape, maraming salamat. Wow, nasa starstruck ba kayo, Sir Franco? Yes, sa totoo lang, nasa starstruck pa ako. Sometimes I really catch myself, I have to think, oh my gosh, it's me. It's my turn to talk. Kailangan na akong ibigay yung linya kasi ang galing nila eh. Wow. Thank you. Mas nakaka-excite mong panoorin. And parang may nag-uwelga po sa likod. But don't worry, we will get to you in a minute. Yes, don't worry. May itatanong tayo dyan mamaya. But thank you guys. Okay, ngayon punta na tayo sa Kim Bao ulit. Okay, this is from Chad Rosete of Manila Feed and RG Mendoza of News 5. Pareho po ang kanilang question. So Kim and Paolo, after doing projects na magkasama, bakit sa tingin nyo nag-click ang tambalan nyo at sobrang minahal ng viewers? And what do you admire about each other? Actually, di ko rin alam. Siguro sa tagal namin dito sa industriya, parang ngayon lang talaga kami nagkasama ni Paolo mag-work. And after, yun nga, Lin lang, and then ito, nasundan kami ng another project. So, mas kilala na namin yung isa't isa. And naka-amaze naman din na marami yung sumusuporta sa amin dalawa, which is nagugulat talaga kami. And we're very thankful, of course, sa suporta online. And nakagulat na sa edad namin na to, meron pang nagsiship. Ganon. Yung parang,
parang weird yung feeling, pero parang salamat po. And yun, sobra kaming natutuwa and na-happy. Tapos minsan nagbabasa kami sa Twitter, X, na parang, uyo, sabi nila, ganito ka daw, ganyan-ganyan. Tapos nagtatawanan lang naman kami. And yun, very thankful. Yan, ikaw na. Okay, mamaya na yung second part ng question. What do you admire about each other? Doon muna tayo sa reaction nyo na sinuportahan kayo at minahal yung tambalan ninyo, Paolo. Yes. Actually, when I was new in ABS, I always wanted to work with Kim, but I wasn't given the opportunity until now, until the project we did last year. And I was very happy. And maybe one of... Because parang we know that Kim's a star and she's so bubbly and parang we also know that she's maturing as an actress, but also after working with her, maybe one of the qualities that I would say is I like working with people who works fast, and knows what they're doing. And si Kim ganun, kumbaga mabilis siyang kumilos, alam niya na yung script, alam niya yung gagawin, wala nagiging problema. Such a pro. Salamat, salamat. Anong gusto man din? Balikan lang pala. At ngayon, magbabalikan ulit kayo ng compliments because the next part of the question is, what do you admire about each other? Si Paolo, syempre, ano siya, sobra siya. Pogi siya. Kyopta. Kyopta! Ano siya, very, alam niya yung ginagawa niya, very, ano siya, consistent sa trabaho, and then, parang, we share the same passion when it comes to work, tsaka paras kami ng gusto, so nakakagulat na parang merong, parang boy counterpart ko na, eto, binsan na natin, gawin natin maganda, o ganyan, so parang, na, parang, ano, na lowbat. Na lowbat version ko. Na lowbat. Oo, pero isa lang yung gusto namin. Pero ano, siya yung ano, low-bat version. Pero ako yung high-energy version. So parang nakaka-amaze na may makita ng boy version mo, which is siya. Sabi ng ano, pero tinukso ko yung sarili ko, weird. Pero yun, nakatuwa makatrabaho ang isang Paolo Avellino. And mas nakaka-amaze kasi tinanggap niya tong rom-com na genre. So mas napahanga ako as him as an actor dahil kaya niyang gawin lahat talaga in his best. At saka, magugulat talaga kayo dito sa Secretary Kim kung ano yung mga binigay niya. Mas hahanga kayo sa kanya. Yes! Yun. Tapos yun, naka-amaze and good job. And I'm happy to work again with you sa project na to. He took on the challenge, di ba? Yes. Ikaw naman, Pao. Ako, it's the same thing that I've said earlier. Plus, si Kim, kasi what I noticed, especially when I first worked with her, she sets the tone of the energy of the set. So, nakikita mo, pag malungkot si Kim, medyo, hindi naman malungkot lahat, pero alam mong malumanay yung set. Pag high energy si Kim, yung tone, siya talaga nagsiset ng tone ng set. Lahat ng tao energized din. So, parang ngayon lang ako nakakita ng taong ganun na kayang kayang iset yung energy level ng set. Ayan. Kahit siya, naging high energy na rin siya. Natala mo. Ang hirap nun ha, pero nagawa mo. Iba naman talaga ang kimchi. But, you know, I can also personally attest to that. When we did Dreammaker, nakita ko yun kahit past midnight na, yung energy level po ng kimchi, iba naman po talaga. Kaya naman nahahawa yung lahat ng katrabaho niya. So, yes, we definitely believe what you just said, Paolo, kasi talagang kita rin namin yun sa lahat ng ginagawa niya. So, alright, thank you so much for answering that question.